bakit nga ba ako nag-YouTube? Yan, tanong. Tanong ko sa aking self or tanong ng iba siguro sa akin na gusto nilang itanong pero hindi nila nila masabi. Actually, mga Megs, bakit nga ba? Bakit nga ba ako nag-YouTube? Ano? Hi mga Mars o mga Megs, mga Amego, Amega, andito na naman po, as usual, yung friend ninyo na si Kumaringkit na taga Davao at Bisdak. Mga Megs, chit-chat lang muna tayo ngayon. Ayoko na muna kasi katatapos ko lang mag-video ng, you know, basta. Ang ano ko lang ngayon is, bakit nga ba ako nag-YouTube? Tanong ko sa aking self or tanong ng iba siguro sa akin na gusto nilang itanong pero hindi nila nila masabi. Actually, mga Megs, bakit nga ba? Bakit nga ba ako nag-YouTube? Ano ba? Mga Megs, I don't know. Basta, ang ano ko lang kasi first, way back 2000, I don't know kung 2016 or 2017, nahilig ako manood ng mga makeup tutorial. Pero, ayoko parang hindi ko siya, parang hindi ko talaga as in super, parang, walang, gusto ko lang makakita ng nagme-makeup, yan. Parang hindi ko siya dinibdib or hindi ko talaga sineryoso. Kasi, makakapagod tingnan, madaming ginagawa, madaming nilalagay sa mukha. So, later, may nakita akong YouTuber na si, parang si Miss Ann Clutes yata yun siya. Yun, nagustuhan ko siya kasi may mga skincare siya na pinapakita, yung mga lahat ng mga pwede niya ma-share, sinishare niya. So, na-curious ako, parang chinecheck ko lang siya, tsaka parang hindi ko na mamalayan na madami na akong nakita na videos niya. Until nag-ano ako ng iba-ibang mga YouTuber, may nakita ako na mga taga Cebu, yung mga Bisaya. Yun doon na ako na, ano, na amazed na, alam, meron palang mga Bisaya na nag-YouTube kasi di ba nakakahiya, mahirap magsalita sa camera. Yun, shy ako mga Megs, shy talaga ako, hindi nyo lang alam, shy ako. And then, yun, so, ano ako parang, na-motivate ako paunti-unti na bumibili na ako. I don't, para pagtingin ko sa, pagpunta ako ng mall, yun, kumukuha na ako ng mga make-ups, paunti-unti na remember ko yung mga Everbelena pa yung ginagamit ko noon, kumuha ako ng mga Everbelena, yung mga ano lang siya, yung mga mura na mga make-up, yan. So, yun, tinatry ko sa sarili ko, tapos, yun na, unti-unti na hanggang, na ano na ako kasi na pumunta na ako sa mga international YouTuber, may nakikita na ako like yung mga idol ko na sino, si Kathleen Light, si Jacqueline Hill, si Nikki Tutorials, yan, sino pa ba si Tati, yan si Laura Lee, yan, madami akong mga idol na YouTuber din sa international, yun. And then, pero dito sa ano, na-amaze talaga ako, doon na ako na gano'n, hala, pwede pala, na ano ako sa kanila kasi nagbibisaya sila, yun. Aliw ako, enjoy ako na tumitingin sa kanila. Yun, until this ano la last year, yan, madami na talaga akong makeup na binibili online, na addict na ako. Yun, doon na ako na start last year na maging hoarder yun, sa online, sa Sephora, yan, bumibili na ako ng mga makeup sa international, yan. Pero hindi pa ako nabibideo. Yun, sabi ng ano, bakit to, anhin ko daw yung mga makeup, hindi naman ako makeup artist, hindi naman ako marunong mag-makeup. Yun lang, basta natutuwa lang ako pag nakikita ko yung mga makeup na binibili ko sa online. Yun, until nag-start ako ng may minake-upan ako yung friend or BFF ko sa work. Yan, si Ma'am Johanna. Nag-makeup ako sa kanya. Tapos, yun na rin yung journey ko, yung starting ko na may naka-appreciate ng aking pag-makeup. Like, kasi yung minake-upan niya siya, ginawa ko siyang model o gi-try ko siya, doon ko gi-try sa kanya yung makeup na mga binili ko. Tapos, yun, meron naka-appreciate yung iba, yung ibang ka-office mates ko, sinasabi nila na magpa-makeup sila until nung dumating na yung December, yung sa ibang branch pa ako, halos lahat ng mga ano, mga ka-office mates ko kasi day off ko noon, may party kasi kami sa December, yung Christmas party. Yun, nag-start ako ng, kasi kinontrata nila ako na mag-makeup daw sa kanila. Yun, paunti-unti na, yung paisa-isa until yung sa December nga, yung December 20, I don't know, anong year yun siya. Ano na, nag-ano sila,
magpa-makeup daw sila sa akin. So yun, sabi ko, okay, kasi mahal naman yung mga makeup, yung mga foundation. Syempre, ano ang ibibili ko kung hindi ako magsingil ng konti? So yun, binigyan nila ako. At saka, medyo madami, halos, nag-start ako ng mga 10 o'clock in the morning, tapos ako ng parang 8 o'clock in the evening. Hindi na nga ako naka-makeup sa sarili ko kasi inuna ko sila, and then yung mga nagustuhan naman nila yung mga ginawa ko sa kanila. Yun, nag-start na yung pag may mga ano sila, may mga event, yun, sabihan nila, Mami Ka, magpa-makeup ako sa'yo. Yun, after work, minimakeupan ko sila. Yun, happy naman sila. Yun, siya, doon na nag-start ako mag-makeup. Tapos, dati kasi kulot, marunong kasi talaga akong magkulot sa ibang tao, pero sa sarili ko, hindi ako marunong magkulot, no? Mag-iron. Pero sa iba, kulot lang talaga yung talent ko. Kasi meron akong ka-office mate na mahilig talaga siya mag-makeup. At siya din yung naka-influence sa akin na maging yung mahilig sa mga lipstick, sa mga MAC, sa makeup, si Ma'am Riz. Hi Ma'am Riz, yan siya, maganda, super ganda na friend ko sa work, yan siya, sila Ma'am Tep, yan sila. So yun, pero na-transfer na kasi siya ng ibang branch, so wala nang mag-makeup sa amin. So ako, kailangan kong matutong mag-makeup. At siya ka, kasi yung nandoon pa siya sa branch namin, siya ang tig-makeup, ako ang tig-iron ng hair. Pero ano lang yun, libre. Hindi pa kasi masyadong pagod ako noon, di ba? Kasi meron pa akong ka-partner. Pero nung nawala na siya sa branch, yan, napupuno ako mag-makeup. At saka yun, kinukuha na ako ng mga ka-office mates ko na magpa-makeup sila pag during may mga events sila, like after work, may mga kasal, kahit na madalian lang yan. Yan, so ako na ang nag-hair and then may makeup sa kanila. Yun, yung dalawa, inako ko na lahat. So, binibigyan nila ako ng, you know, kasi para pang refill ng aking mga makeup, ng mga foundation ko na ginamit. Yan, kasi, di ba, sabi ko, hindi ako nag-diretso ng foundation. Meron step by step kasi ako mag-makeup. Hindi ko ginagawa na diretso lang na foundation. So, nilalagyan ko ng primer, ng moisturizer, ng ka-etchosan, lahat ng ka-etchosan. Kung paano ako mag-makeup sa sarili ko, yun din ang ginagawa ko sa aking mga office mates. Yun, tapos, yun na, nag-start na yun siya, and then, yun, madami na akong mga makeups na nabili. Sabi ko sa sarili ko, one day, parang November, ano yun siya, November last year, 2017, mga malapit na yata mag-end of November noon, nag-ano ako, bigla kong, wala pa akong ring light noon. Ano lang, ang ginamit ko is yung ano ko, meron akong lampshade naka-ano siya sa aking mukha, lampshade, para may light yung mukha ko. And then, ano, cellphone. Ito pa rin yung cellphone na ginagamit ko. Yung libre ko sa Sony, yun lang. Yung sa Samsung, yun lang siya. And then, yun, bigla lang ako nag-makeup. Pero hindi ako nagsalita. Kasi nag-try ako magsalita. Parang nahiya talaga ako. Hindi ko alam paano mag-start. Hindi ko alam kung paano ako makipag-usap sa ibang tao, diba? Ano talaga, yung personality ko kasi, madaldal lang ako, pero mahiyain. Hindi lang halata na mahiyain talaga ako. Akala ng iba na ano ako, na suplada or hindi namamansin. Yun, ayoko talaga ng mayroon to, yung para sa akin lang. Hindi ako nauna mag-hi. Yun lang talaga ang ano. Kasi yung iba na misinterpret lang siguro nila. Yun, so mahiya talaga akong mag-hi, yung gano'n, lalo na sa mga old friends ko. Mag-i-on ko yung ano ko, yung cellphone ko, tapos naglagay lang ako ng lampshade sa mukha ko, and then yung ano, kasi may vanity na, ewan ko kung may vanity na ba ako nun, o may vanity na ako, pero hindi ko siya ginagamit for ano, kasi yun, ginawa ng husband ko yung vanity, yung siya nang naglagay ng mga lights, yan. So yun, and then, yun, tuloy-tuloy na, pero hindi ko talaga alam bakit ako nag-YouTube. Actually, diba, ang unang-una ko kasi yung is makeup talaga yung passion ko. Yung gusto ko talaga mag-makeup. Nakakawala siya ng stress para sa akin. Parang every time ako nandito na sa room ko, sa vanity ko, yan, nawawala lahat ng stress. Nakakalimutan ko ang stress ko sa aking work, ang lahat. Kasi iba yung personality ko na sa work, sa bahay, diba? Ayoko yung dalhin yung stress dito sa bahay, diba? Yung mapawala ko ng stress. At saka, I don't know kung alam na ng iba. Palagi kasi ako nakokollapse kasi may anxiety ako. Nag-a-attack ako ng anxiety before, and then stress reliever ko talaga. So, parang ito ang way ng aking pag-ano, para mawala yung stress ko, para hindi ako makapag ano, maka kasi overthinking kasi yun, sa stress na ako at nakokollapse na ako. So, yun talaga yung grabe yung may, before ako nag-ano na
nag-mimic ako, nag-YouTube. Ano talaga, halos everyday akong nakukollapse sa work po. Yun, parang I don't know bakit ako may anxiety attack. May anxiety yung parang feeling mo na hindi ka na talaga makahinga. Yun talaga. So, para ma-overcome ko yun. Yun, ito, na-overcome ko naman. Salamat sa kay God kasi hindi na ako masyadong ganun. And then, pero meron na naman ako mga iniinom na mga medicines for my anxiety. And then, yun, gusto ko talaga ma-share kasi parang passion talaga ako na. Gusto kong ma-share kung ano yung mga products na ginamit ko. Gusto kong ma-share sa mga friends ko, mga sa ibang tao. Yan, gusto ko talaga yung skincare, kahit ano-ano lang. Gusto ko talaga ma-share yun sa inyo. And then, ano ba? Yun lang, wala. Hindi naman ako nag-ano kung may manood or wala. Yun. Paunti-unti, meron akong mga subscriber noon, mga ano lang siya, mga happy na ako, nagka 30 subscribers, until naging 50, until now, salamat sa mga nagsasubscribe, nakaabot na tayo ng 700, thank you po, thank you. And then, pero, hindi naman sa ano, no, hindi ko alam, hindi lang ako talaga muna particular sa mga views, yung parang kung may nanonood or wala, basta gusto ko lang gumawa ng video at i-upload ko at makikita ko ang sarili ko sa TV, yan, happy na ako, yan, so, tawang-tawa ako sa sarili ko, makikita ko sa yung face ko sa aming TV or sa cellphone, yan, for, always, for memory keeping also, na ano ko kasi, diba, hindi na, mostly ngayon, internet na. So, wala na nga tayong picture-picture na naka, ano talaga, yung piniprint ngayon, nasa anong talaga, ano lahat, sa cellphone. So, yung sa akin, video, gusto ko makita ang self ko. Many years from now, makita ko ang sarili ko na ganito pala ako noon. Yan, at saka, makita ng mga anak ko, paglaki nila. I don't know kung meron pa bang YouTube that time, pero sana meron pa. Kasi malaking tulong talaga ang YouTube. Communication, yan. So, yun lang. At saka, ngayon, hindi na ako nahiya. Kasi, makapala siguro ang mukha ko, no? Hindi na ako nahiya magsalita. Kasi nasanay na. Yung ano ko rin, pakikipag-usap rin. Parang na practice yung speech ko sa inyo. Hindi na ako mahiyang magsalita. Na madami makanood. Basta ang sa akin lang, wala akong tinatapakan na tao. Wala naman akong ginagawang masama. So, yun lang. Happy-happy lang para sa akin. For ano lang. Yun lang. At saka, ano pa ba? Basta, yun lang siguro maami. Basta ang akin lang is memory keeping. At saka gusto ko talaga makashare ng, at in my way lang na, di ba madami naman tayong mga girls na gusto ng kagaya ko na mag-makeup. Yan, gusto ko talaga makashare ng aking mga experience through my vlogging. Mga makeup na pwede kong ma-share. Mga recommendations, mga skincare. Yan, madami akong ma-share sa inyo mga mags. And yun, kasi yun, pag mawawala talaga, stress reliever ko talaga ito ang passion. So, yung mga okay haul ko, himhilig din ako sa mga hauls, yan. Kung mga damit, hindi branded. Basta may ma-haul ako, yan lahat. Yan, gusto ko yun siya, Basta yun lang. Wala naman siguro masama ang mga YouTube, diba? Kasi wala ka namang inaagrabyado na tao. So, kung hindi masaya ang mga tao na manood sa inyo, okay lang. Kasi hindi ko naman pinipilit sila na manood sa akin o ayaw nila manood. Pero sa akin lang, para sa sarili ko, para ito sa sarili ko, para mawala yung yung stress, mawala yung anxiety ko. Kasi struggle talaga yung mayroong anxiety, yung feeling mo na mamamatay ka na, yung feeling mo na hindi ka makahinga, yan, struggle. Grabe talaga, pinagdaanan ko sa aking anxiety. Pero ngayon, okay na kasi meron naman akong mga medicines. Yun, kasi yan, madaming witness ng aking anxiety. Madami talaga naka-witness, lalo na sa branch ko sa doon sa Save More. Nabigla na lang ako sila mamhelin, bigla na lang akong atakihin, na hindi na ako makahinga. Pero na-overcome ko naman, di ba? Overcome ko yun. Yung dahil dito sa aking pag-YouTube at saka by the help also sa mga doctors, yung mga help also sa aking mga ininom. Yun. Yan. Bago lang pala ako nag-chika-chika lang tayo mga mix. I know, hindi lang naman ako nag-iisa. Akala ko ako lang may anxiety noon, pero nakita ko kahit ng mga sikat na tao,
yung mga artista, nagkakaroon din sila ng anxiety. Lahat naman siguro tayo may anxiety. So, depende lang sa pag-handle. So, noon hindi ako marunong grabe. Ayoko nang balikan yun. Basta, sa ngayon, happy na ako sa pag-YouTube ko. Yan. Gusto kasi, pag wala akong ginagawa, dito lang ako sa bahay. Hindi kasi ako mahilig pupunta sa mga birthday, yung mga parties. Introvert ba? Introvert? Yung ayaw mo yung madaming tao? Ayaw mo yung... Ayawan ko. Parang ganyan talaga ako. Ayaw ko na madaming tao. Mahilig akong... mas feel ko ang umalis or magpunta ng mall mag-isa. Yun ang mga bet ko. Kaso, syempre, mayroon akong dalawang mga bagets. So, yun, sila ang sumasama sa akin. Pero, ayoko talaga, ayawan ko, parang, aloof ba yan siya? Hindi mo hiling maghalubilo sa madaming tao. Yung gusto mo, doon ka lang sa corner. Yun lang. Sana ay maintindihan ng mga tao na yung iba na nafe-feel nila na aloof ako sa kanila. Hindi naman meaning ayaw ko sa kanila. Kundi, ganun talaga ako. Parang mas comfortable ako sa self ko. Yung sa akin lang yung mas comfortable ako doon sa corner. Doon lang ako mag-isa. Okay na ako doon. Kakain doon. Diba? I don't know kung yung sa iba napansin nila, pero ganun talaga ako. Ayokong magsalita ng yung mga madami, pero hindi ko alam kasi pag nasa work naman ako, ganyan naman ako, parang naman ako chit-chat. Yun mas mailabas ko yung sarili ko na kung sa Bisaya patabian or talkative. Pero pag dito na or mag-isa na lang ako or mayroong mga tao na nandoon sa party, hindi talaga ako mahilig makipag chit-chat yan. Kasi, I don't know, hindi ko rin maintindihan. Basta, okay na ako doon sa corner. Okay na ako mag-isa doon. Or okay na ako, basta ang pinaka-favorite ko ang mag-malling, mag-isa. Mag-isa at saka, or kasama ko yung mga anak ko. Yun lang pinaka-gusto ko. Ayoko nga yung mga party-party. Pumunta ko sa party pero... hindi masyado ako comfortable talaga. Hindi ko alam. Hindi ako masyadong comfortable pag pumupunta ng party na madaming tao. Parang feeling ko, nasosuffocate ako. Parang ganun. Parang, I don't know. Anong tawag sa akin? Introvert? Ewan ko kung anong tawag ng introvert. Introvert yata. Hindi ko lang alam. Basta, hindi ko rin ma-explain. Pero yun ang feeling ko. Okay naman na nakikita ko yung mga tao na happy sila. Yun, tumatawa sila. Pero hindi ako makarelate. Yun. Hindi ako makarelate sa kanila. At saka, I don't know, hindi din siguro sila makarelate sa akin. Kaya, yun, ito yung way na makikipag-usap ako sa inyo. Yan, ako lang mag-isa dito sa room. Yan. Hindi naman siya lonely ang life. Hindi naman siya lonely. Ganun na talaga ang bet ko. Hindi meaning na aloof ako or lonely na. Kasi madami naman friends. Madami naman akong friends. Kaso, ayoko lang ng mga parties. Hindi ako mahilig sa mga parties. Hindi ako mahilig sa mga madaming tao na... ewan ko, basta hindi ko ma-explain sino ang pwede ma-explain yan scientifically or basta yun pag kahit na nga sa mga family ko pag nandoon ako, pag kunyari nag-reunion or tapok-tapok na kami, hindi ako mahilig makipag-chit-chat talaga. I don't know. I cannot understand myself. No, hindi ko rin maintindihan. Basta happy na ako na nandoon sila, makikita ko sila, pero okay na ako na kahit na wala akong kausap. Okay na ako. Pero ito yung hobby ko. Kasi chinishare ko sa inyo yung passion ko. Yun. Pero hindi naman, I don't know kung ano bang problema. Wala na siya problema pag ganun, di ba? I don't know. Yun lang, basta akin lang. Yun yung pag-YouTube ko is my hobby, my passion. Ha-passion ko kasi ang pag-makeup. So, yun ang aking experience na paano ako nagiging YouTuber at saka paano ako nagiging makeup artist. Sideline ko lang yung makeup artist kasi kung merong magpa-makeup yan at saka kung free ako yan, kinukuha ko yung pag may schedule na magpapa-makeup sa akin. Yun lang at saka yun lang naman. Yun lang. Gusto ko, happy ako na makita ko yung tao na makita ko yung outcome ko pag may makeup ko tapos makita ko sa kanya na maganda siya pagkatapos parang contented na ako yung
yung happy-happy ako pag nakikita ko yung parang masterpiece ba yung tawag ba nun? Yung makikita mo siya na gumanda, yung na-enhance ang kanyang beauty yan. Gusto ko yan. Yan. Ayoko lang yung iba na magpapa-makeup sa akin na tingin, parang mababa ang tingin nila sa makeup artist. Hindi po ganon kasi yung makeup artist dapat i-respect din. Kasi hindi naman siya, matino naman siya na work, di ba? Kasi meron din akong, hindi ko na lang, meron akong na-makeup na parang feeling ko, ba ang tingin niya sa pag-makeup? Parang, ano ba? Hindi ko na lang siya na, basta experience. Madami kang ma-encounter din experience through makeup artist, pagiging makeup artist. Madami kang, actual kasi yun siya, so, yun. Mostly naman ang mini-makeupan ko is yung mga friends ko, mga ka-office mates, usually sila ang mini-makeupan ko. Yung mga nagtitiwala sa akin, no? Sa akin pag-makeup. Yan. Salamat sa pagtitiwala ko sa lahat mga amegs. Kasi I know na, kasi kinukuha ka nila, meaning ang tiwala sila sa inyo, sa iyo, sa talent mo. Kung talent ba yan or ano. Basta ako self-taught lang naman. Hindi ko kiniklaim na professional makeup artist by ano lang, practicing, always practicing lang yun. Nag-practice ako yun. Tapos nagustuhan naman ng ibang tao. Kaya yun, tuloy-tuloy na siya. And then, yun lang. At least meron akong, yung ibang outlet, di ba? Para hindi tayo ma-stress mga amigs. Kailangan hamanap tayo ng mga outlet. Hindi pwedeng na naka-focus lang tayo sa isang bagay. Like, kunyari work, sa work lang talaga maka-focus. Okay naman, mag-focus kapag during work. Pero, meron din tayong outlet, di ba? Ang aking outlet is itong pag-makeup. Kasi hindi ako mahilig mag-party. Hindi talaga ako hilig na madaming tao. Hindi ako mahilig doon na yun yung okay lang yun sa mga friends ko, yung very close friends. Pero, yung ano talaga, kahit na ano, basta tinatamad ako po mag-alis ng bahay, dito lang ako sa bahay, happy na ako. Mag-ano na ako, manood ako ng mga YouTube, mga makeup, yan. Then, ano pa bang, ano ko, mag-alis? Basta yun lang, baka kasi, nagtatanong kayo kung bakit ako na YouTube, anong ba nangyari sa akin, yan. Ito na. Tuloy-tuloy na siya, tsaka, parang hinahanap ko talaga ang pag-film, pag-video. Kasi nung nagsimula ako, tuloy-tuloy na siya. Akala ko pang ano lang yun siya, parang ano lang siya, yung for isa lang, hindi na masundan, pero masundan pa rin ng madami. So, yun lang siya mga amigs. Happy lang ako sa ginagawa ko dito, na pag-YouTube happy ako. And then, gusto ko talaga na parang ito kasi ang way na maka-express ako sa aking feelings through makeup. Ma-express ko yung ano ako. Yan. Kasi hindi talaga ako expressive. Yun sabi nila, King Koy daw ako. I don't know. Sabi na nga office mates ko, King Koy ako or Happy Peel. Sabi nila Happy Peel. I don't know. Siguro sa pagmumukha ako. Pagmumukha ko, no, parang King Koy na siya. Pero okay lang. Okay lang siya. At least may napasaya kang tao, diba? Kaysa naman bitter. O tayo maging bitter mga megs, no? Happy-happy lang, di ba? Okay, that's all siguro mga megs. Ano pa ba ang pwede kong ma-share? Yun lang siguro. Gusto ko lang talaga mag-chit-chat lang tayo. Yan. Yung usap-usap lang. Yan. Gusto ko yung ano ko, yung look ko ngayon. Yan. Pink. Nag-change lang ako ng lipstick na jazzy, yung nude niya na jazzy. Yan. Yun lang siya mga megs. And siguro, yun na, kasi lahat naman tayo may mga hobbies, diba? Kung anong hobby mo, yun ang gagawin mo. Kasi hindi naman pwedeng mag-YouTube tayo na ano, na hindi natin love yung ginagawa natin. Wala namang pumilit sa atin na mag-YouTube, diba? So, yun. Yun lang po mga mes, yun lang po ang ma-share ko sa inyo. Yan, o, tingnan yung taba ko. Yan. Meron pala ako, so sige lang, sa susunod lang. Actually, hindi ako makagawa ng madaming videos kasi yung ginagamit ko is yung cellphone ko lang. At saka yung memory niya, konti lang yung memory niya. Kahit na bumili ako ng memory card, konti pa rin maghang. Kasi hindi naman iPhone itong ginagamit ko, hindi din ito mahal na cellphone. Libre lang ito sa Sun Cellular. Kasi postpaid ako, so meron akong libre. Yun lang ang mga, pero plano ko talaga bumili ng camera sa in the future, pero sa ngayon wala pa tayong
Bajay. Bajay. Wala pa tayong Bajay sa camera. Ano muna tayo? Kung ano ang nandito lang, yun lang. Pero inuna ko talaga itong ring light yan. Ito, as in, happy-happy na ako sa ring light ko. Kasi, di ba, iba talaga ang may ring light. Nakaka-add siya ng light sa ating face. Yan, light nga, di ba? Kaya ring light. Nakaka-add siya ng, parang ano talaga, yung buhay ang ating face. Yan. Kagaya ang ano ko sa lips ko. Yan, buhay ang ating mukha pag may ring light. Pero, ito siya as in, parang, as in talaga, ito talaga unang binili ko noong December ng aking, you know, bonus. Ito talaga ang aking remembrance and happy-happy ako sa aking nabili na ring light. And then, hindi ko lang siya mapaandar yung light ko doon sa vanity kasi mag-ano sila, parang hindi siya maganda ang ano, kasi may light ito, may light doon, I don't know. Parang hindi siya ano sa mukha ko, parang mag, ano tawag nun, eh, basta hindi siya magsabog-sabog siya, sabog-sabog ang kanyang, ano. Basta yun lang siya mga Megs, and, ano. Sana sa mga hindi pa nakasubscribe, sana ay magsubscribe kayo mga Megs, para, patuloy tayong mag-post ng video, mag-share ko sa inyo yung aking mga bagong ma-discover ng mga makeup, mga skincare. Alam niyo sa personal, hindi talaga ako flawless, ano? Dami talaga ako, parang iba ang aking mukha sa personal at saka dito. Kaya wag kayong mag-expect na ang pagmumukha ko ay kagaya sa mga pictures, mga video. Kasi meron tayong ring light, meron tayong makeup, contact lens, meron tayong dito, meron tayong pilok or pilok mo ito na falsie, meron tayong bangs at saka meron tayong wig. Yun. Pero sa personal, hindi. Yan. Yan. Natatabunan talaga ang lahat. Nakakatabon or nakaka, ano talaga yung makeup, nakakaiba ng ano, aura at saka yung mga lights natin. Plano ko, sa susunod, kung meron na tayong budget, bibili pat ako ng, gusto ko talaga yung camera for mahal. Gusto ko talagang, ano, yung mga lights, na dagdagan natin yung lights yung dito, tsaka gusto ko sa likod, actually yung sa kwarto ng anak ko na isa, gagawin namin yung makeup studio ko, kasi wala naman yun siyang gamit, kasi nandoon lang lahat ng mga damit ko, di naman siya natutulog doon, nandito lang siya natutulog sa kwarto ko. So siguro magsa-separate ako ng studio talaga, kahit na maliit lang, basta meron akong workplace dito sa bahay, kasi doon, dito kasi hindi makaka, ano, ayoko papasukin yung mga anak ko pag nag-video ako, hindi ako makakonsentrate, no? Sorry, pero yun, kaya nga, siguro lilipat na lang ako doon sa kabila. Pero hindi pa muna ngayon kasi hindi pa siya na madami pang kalat. Nandoon pa yung kanilang, ang kanyang kama. Yung anak ko si Nia, yung sa Tiguan, kasi may vanity din siya doon. Pero dito pa rin kumukuha, dito pa rin nag-makeup. Eh, no, sa kanila. Basta mga Megs, happy-happy lang tayo dito sa aking channel mga Megs. And I hope po na madami pa akong magkita-kita pa tayong muli sa aking mga videos. And, yun. Sunod ay magla-live na talaga ako. Yung gusto ko talaga mag-live stream. Kagaya na ginagawa ng mga YouTuber. Thank you mga Megs. And have a good night. And happy weekend. Bye mga Megs. And ingat-ingat po tayong lahat. And God bless us all. And always be kind, be happy, and be kind. Bye!